assigned starting nung 2007 until 2016 before kinuha ko ni General Bautista sa Presidential Security Group. And una kong i-share is when I was a platoon leader. So naging platoon leader ako nung year 2007 until 2010 with the 3rd Scout Ranger Battalion based in Sorsogon in Bicol Region. So as a platoon leader, yung una kong experiences doon na combat or encounter, it was about 2 weeks later nung nag-report ako as platoon leader. So basically, under ako ng 9 Scout Ranger Company bilang platoon leader. But then that time, yung company namin was augmented doon sa Maguindanao, yung sa nangyaring Maguindanao massacre. And then, iniwan lang ako doon sa Bicol under ng headquarters company. So, itong time na to, we were operating somewhere in Erosin, Sorsogon. Merong in-ambush na tropa ng 65th IB. And then, we were alerted. Ako yung nagdala ng isang team. Actually, isang section. So, by team yung movement namin doon. And the following day, after 2 to 3 days ata yun, na-engage namin yung nang-ambush ng 65th IB. And yung kagandahan kasi sa amin noon, yung kwento is we were conducting map check. So, sinunod lang namin yung kung ano yung tinuturo doon sa school natin during sa training. Magtago, hanap ng high ground. So, nagtago kami. And fortunately enough, yung tail scout ko na isang private, nag-alert sa akin. Sabi, sir, may nakita kaming armado doon sa baba. So, yung distansya siguro noon, mga halos ano lang, mga 100 meters lang sa baba namin. Malakas yung ulan noon, so di alam ng kalaban na nandun lang kami sa isang tuktok, nagma-map check. So, immediately, in-alert ko yung team leader ko noon na mag-skirmisher na. Para siyang sort of near ambush na scenario pag nasa ranger training tayo. So, sabi ko sa kanila na antayin lang yun na ako yung mag-start nung mag-engage. Kumbaga ako yung unang puputok. And yung kagandahan dun is nung nag-start ako ng pumutok, yung first na putok ko, so sunod-sunod na yung tropa na naka-skirmisher kami. And then, after ng mga ilang seconds lang, nag-command na ako ng assault. So, pag-assault namin, doon na namin nakuha yung isang kalaban na naghihingalo. And then, unfortunately, yung naghihingalo na kalaban is talaga natuluyan siya, namatay. And then, meron kami isang captured na Amazona. She was a UP Baguio student na napunta sa Sorsogon that time, siguro parang test mission din nila. So, yung lessons learned lang na nangyari sa amin doon, unang-una, sinusunod namin yung SOP, yung tinuturo sa atin. And kaya din siguro ni isa sa mga tauhan ko is walang galos, ni wala akong mga wounded doon na tropa. And then, next na experience ko bilang isang platoon leader, was when I was with the 10 Scout Ranger Company. So nitong time na to, that was in 2010, we were in Basilan. Ang background naman nito is merong isang ranger company na Pintakasi. So kung familiar kayo dun sa Albarca incident in 2011, parang ganun yung nangyari in 2012. We were the second to the last unit nun sa Basilan na mag-reinforce. So we were situated in Isabela City, Basilan. And yung engagement area is sa south. So Isabela City, Basilan is sa northern part ng Basilan province. And yung engagement area sa Sumisip, Basilan, wherein dun din nakabase yung headquarters ng battalion namin. Yung headquarters ng 4th Scout Ranger Battalion under kay then Lieutenant Colonel Arevalo. So, yun ang nangyari was after ng short na briefing doon sa battalion, bumaba na kami. Proceeding na kami doon sa line of departure namin. Unfortunately, doon sa sinasabi naming
or yung predetermined namin na LDLC na high ground, wala pala doon yung kalaban. Yung kalaban na ka-preposition lang, halos nasa 30 to 50 meters away lang sa isang detachment. Napaka-unexpected. And yun na yung time na nung pagdaan namin, it was, bigla na kami nakarinig ng putok. So, paglingon ko, yung platoon sergeant ko na nasa kaliwa and yung isang scout sniper ko sa kanan, puro na sila natumba. And then, seconds lang yung pagitan, ako naman yung tinamaan. So, tinamaan ako dito. Medyo nag-pass out kasi wala na akong halos na alaala until para akong nagmalikmata or namulat ulit na wounded na pala ako. And napansin ko lang yung mga tropa nagsitalunan na sa KM250. So after that time, edi bumaba na rin ako, nag-hold kami ng box formation kasi Basilan is known for pintakasi or yung parang whirlwind na tactics ng mga kalaban. So we were picked up mga around mga 5 p.m. in the afternoon. And we were assisted ng mga kapwa natin na friendly units dun sa headquarters ng 4th Scout Ranger Battalion in Sitio Kamalig, Ungkayapukan, Basilan. Then, na-airlift kami mga around 8 to 9 p.m. na going to Camp Navarro Station Hospital sa Zamboanga City. So ano-ano yung mga takeaways ko dun, mga lessons learned. Unang-una, during sa mga reinforcement na scenario, wag nating kalimutan o wag nating i-undermine yung mga possible scenarios. So, sa time namin noon, hindi namin inakala na yung kalaban, ganun sila ka very brave na mang-ambush sa amin na within 30 to 50 meters away lang sa isang detachment. So, andun na good thing sa amin is walang nadali na tropa aside sa mga wounded, but yun nga, unfortunately, dun sa isang company na supposed to be na i-reinforce namin, meron silang, I think, walong kiya ng mga tropa. And meron din mga tropa dun na talaga napugutan or nalapitan ng mga kalaban. So, again, next na share ko ngayon was when I was a executive officer. So, naging executive officer ako ng 10 Scout Ranger Company that was in 2010 hanggang naging 2012. So, yung kagandahan naman nito, itong scenario nito was rescue. Na-rescue namin yung isang kidnap victim na isang wife ng British na businessman somewhere in Zamboanga del Norte pero dinala sa Basilan. Yung encounter site namin that time was in Abong-abong Peak, Sumisip, Basilan. So, company size operation yon. However, nung time na may na-monitor dun sa drone na may armado, yung platoon ko, yung first platoon na ako yung nagdala, we were tricking nung isang ridge line na halos naka-file formation lang kami. And then nung nakapasok na kami kasi medyo masukal dun sa unahan, halos isang team lang kami, at bali ako yung pangwalo. And then biglang utukan na sa harap. So sabi ko sa tropa na make use yung any available na concealment kasi halos wala talagang cover nun, maliliit na lang. Kagandahan naman is medyo masukal. Unfortunately, meron akong tropa, yung lead scout ko, natamaan sa kamay. So naputol yung daliri niya, yung hinliliit. And then during his firefight, sinahanap pa niya yung daliri niya kasi he is still hopeful that time na kung pwedeng may balik. And going back dun sa story, nung encounter namin na yun, we were able to assault yung location ng kalaban. So that time, nung pag-assault namin, nag-bounce kami. Initially, yung team na nauna, wherein andun ako, hanggang sa sumunod na yung team 2 and team 3 hanggang sa yung buong company na namin na compose nga ng dalawang platoon. And then so further scour namin ng area searching nung vicinity,
iniwanan yung kidnap victim na na-wounded siya during that firefight. Iniwanan siya. And then, yun na yung time na nag-request kami ng air evacuation, gabi na, with the assistance ng mga other friendly troops natin and mga Air Force assets. So, mga lessons learned naman na nakuha ko doon. One is yung pagiging stealthy na ability nating mga musang, na despite doon sa size namin ng company size, we were undetected ng kalaban. So nabulaga sila nung nakalusot na yung isang team ko na hindi nila na-detect. And I think yung nagiging enemy skill nun is more or less mga above 10, no? So that was a coordinated attack kasama na yung mga other assets natin, like yung artillery natin, mga kasamahan natin sa ano. And isa yun sa mga accomplishment na masasabi kong fulfilled ako bilang isang ranger officer, a junior ranger officer that time, dahil walang nakiya except lang dun sa isang na wounded, minor wound sa kamay niya. And then third is yung memorable ko na experience na encounter bilang isang staff officer. Ang kwento is I was the operation officer of then Lieutenant Colonel Freddy T. De La Cruz, now current AFP SOCOM. So ako yung S3 niya. And